A blessed Lord's Day po sa ating lahat at ako po ay lubos na nagagalak at labis po ang joy sa aking puso na kayo po ay makaniig sa pagsambang ito sa panibagong akto ng gawa, no? Karaniwan ay isip natin that the Lord's Day is somehow literal rest, no. As God entered one form of activity from creation to being enthroned, tayo rin po sa Lord's Day is we enter one form of activity, and that is from working sa earthly mandates natin to worship and praising the Lord. No? So that is, nawa, yun po ang magawa natin ngayon. Patuloy po nating madakila, patuloy po nating maluwalhati ang Panginoon as we enter this another form of activity, and that is the worship and the glorifying of God sa ating mga buhay. Again, binabati ko po ang Sovereign Grace Community Church sa inyo pong patuloy po na pagre-reforma at pagbalik sa salita ng Panginoon. Kami po sa Christian Evangelical Church ay kasama po ninyo sa pananalangin, hindi lamang po sa pananalangin, sa kahit anong bagay na amin pong may extend sa inyo. Our church is there bilang iisang katawan ng Panginoong Jesus, no, sa pag-usad ng reformasyon. Ang topic po natin ngayon o ang ating tema ngayon ay patungkol po sa omniscience ni God. Now, I'll be straightforward. Ito po yung isa sa marahil sabihin na natin difficult na subject for me as I understand, kasi marami pong mga theological na implikasyon na pwede pong kalaglagan natin dito kapag hindi po tayo maingat. But I hope by the grace of God, I pray na ito po ay gawing sementado ng Diyos sa ating mga puso so that we would not stray from wrong ideas of the omniscience of God. At mamaya po, yan ang gagawin natin. Magkakaroon po tayo ng konting excursus or parang digression para tignan po natin yung mga kaunting maling mga paniniwala o katuruan patungkol sa knowledge ng Panginoon. And that's most of the time rooted sa free will ng tao. Because at the end of the day, if God knows all things and ordained all things, then we are all just puppets and robots, no? But I believe na hindi po yan dalawang bagay na magkaiba. God's freedom, absolute freedom, and man's freedom are not two things that are opposed, no? In Him, all are in harmony, no? So, mga kapatid, gusto ko lamang pong sabihin up front, ang topic po ng omniscience ng Panginoon ay nakapaloob dito sa infinity ng Diyos, no? So, God is infinite in power and ability, omnipotent. God is infinite in His place and location. Nandoon siya, He's everywhere, omnipresent. And then God is infinite in His understanding and knowledge. Ayan yung omniscience, no? Now, when we start to tackle this understanding of God, two things first comes to mind na dapat po nating alalahanin. God first is knowable, but at the end of the day, God is ultimately incomprehensible. So, pwede siyang makilala, maunawaan, pero ultimately, He will still remain incomprehensible simply because God is an infinite being. He's the holy other. He is separate from us. Mapapansin po ninyo ito, no? Wala po kayong makikitang palaka o unggoy na inaral ang isang tao. There is no higher species that has, there's no lower species rather, that has the ability to understand a higher species. Tandaan po natin yan. Kaya nga tayo, ang ginagawa po natin, naalala nyo po yung nag-experiment po kayo sa high school na may palaka, tapos dinisect nyo, binuksan ninyo, di ba? Ang ibig sabihin po nun, only man has the ability to understand, to comprehend lower species, di ba? But that is something that we can never do with God. We can never take God from His throne at sabihin natin, God, gusto kitang i-dissect. Gusto kitang buksan at gusto kitang kilalanin ng lubos. No. Not unless God Himself opened it
open Himself to us through His Word and ultimately through His Son, Jesus Christ, we will never fully comprehend God. So that's two things we must recognize when we tackle yung attributes ni God. God is infinite, ultimately. We are lower species. God is holy other beyond us, but God is still knowable because He presented Himself sa atin through the Word and ultimately through His Son. Through general revelation, and that is yung creation, and through special revelation, ultimately in the face of His Son, Jesus Christ. So He is knowable, but ultimately He is incomprehensible because He is infinite. At ito mga kapatid, kung titignan natin, is one of the most boggling thing when it comes to God. His infinite knowledge. And somehow, napaka-intrusive ng infinite knowledge ng Diyos sa atin. Because somehow, parang yun nga, umaaray tayo, paano yung free will ko? Paano yung freedom ko? Diba? But as we will argue later on, man's free will is never at the expense of God's ultimate freedom. No? So I hope that that would be demonstrated. Kanina po, binasa sa atin na ni Deacon Wayne yung passage na ito sa Psalm 147 verse 5. And one thing that we would immediately see here is yung sinabi that great is the Lord and abundant in power, His understanding is beyond measure. Now, I know that ito po'y marahil na daanan nyo na dito pa lang sa verse na to, makikita nyo na yung divine simplicity. His power is His omniscience. His omnipotence is His omniscience, and His omniscience is His mercy and love. So makikita nyo po dito yung pagsasama kaagad ng power ng Diyos at yung Kanyang understanding. So just as His power is infinite, He's infinite in power and ability, so also is His knowledge. He is beyond measure pagdating sa Kanyang understanding. Pag sinabi po nating beyond measure, it means it cannot be numbered or enumerated. Hindi po to in the first place pwedeng mabilang. So you can never quantify it, yung knowledge ng Diyos, no? It's not just a comparison of we know an inch and God knows a mile. No. That's not even a right description, no? God's knowledge is beyond measure. Hindi ito maka-quantify. You cannot even start to enumerate it. Now, that would show us the scope of what God knows. So there are two things that we will do for this service. We will see the scope of God's knowledge. It's infinite. What God knows. And second, makikita nyo sa Job 36:4 is the manner of God's knowing. How God knows. Ang sabi sa Job 36:4, God who is perfect. God is perfect in knowledge. It means pag sinabi nating perfection, without improvement. Kasi kapag ang isang bagay ay sinabi mong may improvement pa, may aangat pa, may igogrow pa, that is imperfect. But God's knowledge is not only unquantifiable, innumerable, but God's knowledge also, the way He knows things is perfect. It is without measure. And so, mga kapatid, mahalaga na makita natin that God is unique. God, yun yung ibig sabihin, di po ba ng holy? Pag sinabi nating holy, God is not only separate from sin, but God is also separate from all beings. Hindi lang yung kabanalan na walang kasalanan. Pag sinabi nating kabanalan ng Diyos, kaya nga, holy, 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 only you are holy. So, ang ibig sabihin ba nun, hindi rin tayo banal at pinabanal na tayo, eh, diba? Pero ang ibig sabihin, only you are holy. You are alone, God, separate. Because this is how separate God is from us. Not only in the scope of His knowledge, but by the way He knows things. The scope and the manner of God's knowing is different from us. At napakaganda, mga kapatid, ng sinabi sa ating confession of faith, yung confessional formulation, and I hope
na tayo po ay mag-lean sa Reformed Baptist na Confession of Faith, sa 1689, a Baptist Confession of Faith, Section 2, Paragraph 1 and 2. Ang sabi, basahin ko lamang po ito, "The Lord our God is but only the one only living and true God, whose subsistence or whose existence is in and of Himself." Napakaganda ng sinabi kagad doon, no? Aseity. God is asay of Himself. You know, we rely on our existence sa ibang mga beings, right? We rely in our knowledge sa ibang mga beings. Our knowledge is formed as we are informed by others. But God's existence and God's knowledge is of Himself. He does not need anyone to inform that to Him or make Him know. No one is His counselor. No one teaches God. He is assay of Himself in His existence and in His knowledge. And that is true also in His power. That is true also in His holiness and in love. So, I hope nakikita niyo yung divine simplicity na hindi niyo pwedeng paghiwa-hiwalayin yun. Yung attributes ng Diyos na yun. It is all God. And so, makikita natin yung susunod. Sabi, infinite in being and perfection. So, nandun na yung perfection na salita. Pag sinabi natin perfection, God is without improvement. God does not grow. God does not learn. No? God is uneducated. in a way na uneducated siya because there's no need. He's already perfect. No? Wala na siyang kailangan pang matutunan at malaman. And then sabi niya dun, whose essence cannot be comprehended by any but Himself. He understands Himself fully. And that's something never true sa atin. Up until now, our lives are a puzzle to us. Ourselves are a puzzle to us hanggang ngayon. But to God, He knows Himself fully. And He's infinite, right? Even the universe ay hindi pwedeng tumapat sa infinity ng Diyos. And yet, His knowledge knows His very infinity. No? And next, ang sinabi dyan sa paragraph 2 ng ating Confession of Faith is, in His sight, all things are open and manifest. Hebrews chapter 4, verse 13, nothing is hidden in God. Everything is accountable before God. And then, His knowledge is infinite, infallible, and independent upon the creature. Napakaganda nun, no? Ang kanyang knowledge daw ay infinite. It is infallible. Hindi nagkakamali. Walang maling alam ang Diyos. Kahit yung maling proposition, alam niya, pero hindi siya nagkakamali na mali yun. Diba? But napakaganda na sinabi niya, His knowledge is also independent from creatures. He doesn't need you to know you. He doesn't need us to know us. We exist because God knows us. It's the opposite. No? Alam niyo po yung knowledge natin sa totoo lang. We know things because things are. Tama? We know things because things are. Kaya natin nalaman na may upuan kasi nag-exist yung upuan. And that thing informed us. But God is the exact opposite. Things are because God knows them. Things are because God decided to know them. No? And that's very different sa ating knowledge. So as nothing, sabi dun sa dulo, is to Him contingent and uncertain, declaring the end from the beginning. Dinedeclare niya yung dulo hanggang sa simula. And in God, there is no darkness and light because both are the same sa Panginoon. Eh, di ba? Pag addition, multiplication, subtraction, light yun. Pag calculus na, darkness na yun sa atin. But in a way, kay God, no. Divine power, divine knowledge is never depleted and exhausted. Kahit pa darkness or light yan, it's all the same. It's just as easy as that sa knowledge ng Panginoon. No? And I think that alone, knowing who God is, it really carries us and lifts us up
towards the praise and the glorying of His name, no? Towards doxology. Now, para sa ating working definition lamang, no? Bilisan ko lamang, nag-consume na po pala ako ng 15 minutes, no? But dalawa po ang kinuha ko na working definition natin dito is una si James Dolezal at pangalawa po si Wayne Grudem, yung kanyang systematic theology. Now, I recommend ito pong book ni James Dolezal, Stephen Charnock, kung Puritan, and then yung maganda rin po yung systematic theology ni Wayne Grudem. Very easy to understand pagdating po doon sa attributes ni God. Pero napakaganda ng definition lang nila. So let me just read. Ang sabi ni James Dolezal, God's knowledge is that perfection by which God, in an entirely unique manner, it's unique to Him, yung knowledge niya, that God knows Himself and all things, He knows Himself and all things, both actual and potential, yung actual na mangyayari in past, present, future, and potential, what other possible worlds na pwedeng mangyari, He knows that also, in a simple and eternal act. In a simple, simultaneous, eternal act. So, just balikan nyo lamang po yung handouts kung medyo, ano po tayo, bago sa atin to. And I admit, no, ako rin po, up until now, this is something that nire-review ko pa rin kasi hindi ko po talaga fully ito mag-grasp hanggang ngayon. No? So, God's knowledge is, it is this perfection in Him that is so unique in Him alone, that He knows Himself fully and all things, both actual and potential, in an eternal, in a simple and eternal act. So yan ang titignan natin. So first, tignan po na muna natin is yung what God knows, the scope of His knowledge. At yun yung sinabi natin sa working definition natin, He knows two things, both Himself fully and actual things that will happen, both actual and potential. No, He knows Himself fully and all things fully, both actual and potential. That's the scope of His knowledge. No, so 1 Corinthians 2:10 to 11, buksan lamang po natin sa ating mga Bibles. Ang context po nito is about God knowing Himself fully, and so He has the capability of declaring yung truth sa atin. So 1 Corinthians 2:10 to 11. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. So isang bagay po makikita natin dito, mga kapatid, that God knows Himself fully, kagaya ng sinabi ko sa atin, no? Kanina, binanggit ko po that we are a puzzle to ourselves. Simple lang. What is observable sa ating mga sarili? Huwag muna natin pag-usapan yung emotional issues, yung soulish issues. Pag-usapan muna natin what we observe. Alam mo ba kung ilan ang ugat ng katawa mo? Bilang mo yun. Alam mo ba fully kung gaano ka-intricate yung design ng katawan mo? If I ask you right now, do you know how many nerves you have in your own eyes? Sa left pala, at right? That question alone, ay hindi natin masagot. 10 years from now, do you know fully kung ano ka na? Kung anong itsura mo na? Ano yung katawan mo na? No. You see, we are a puzzle to ourselves. At ang pinag-uusapan pa lang natin is something observable, outside. Pero we are already limited in our self-knowledge. At hindi pa natin pinag-uusapan dito yung emotions, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mental issues natin, hindi pa natin pinag-uusapan yung issues ng ating kaluluwa. We are a puzzle to ourselves. Our self-knowledge is so little. Pero tignan niyo yung Panginoon, and yet we are finite, limited, pero sa Panginoon, though He is infinite, He knows Himself fully. Even the universe cannot contain the knowledge of God. Even the whole universe itself can never exhaust the knowledge of God.
And that alone deserves yung lahat ng papuri, di ho ba, sa Panginoon. So the point is, God's self-knowledge is perfect and complete, for only infinite knowledge knows infinite being. Only infinite knowledge knows infinite being. And so, iisipin ninyo, no? Alam kaya ng Panginoon yung sitwasyon ko? Hindi lang alam ng Panginoon yung sitwasyon mo. He knows you fully, inside and out. And that is why the Word of God is like a double-edged sword that pierces through our bones and marrows. Dahil alam ng Diyos kung ano ang tao, not only in the outside, but in his very soul and sinfulness. And that is why the Word of God is described as a mirror, as a hammer. It shows who we are because God knows us fully. We are bare. We are naked before the eyes of God. Pagbalik-balik pa rin man tayo, mga kapatid. But what amazes us ay hindi lang niya pala tayo kilala. Fully and infinitely kilala niya yung kanyang sarili. So, mga kapatid, next, tignan natin, is yung knowledge, yung scope ng knowledge ni God ay hindi lang yung kanyang sarili. He knows himself fully, but he knows all things fully. Past, present, and future. But not only the things in history, he also knows yung potential na mga bagay sa mundo. So he knows yung actual things, past, present, future. Sa Hebrews 4:13, yun yung binanggit natin, we are laid bare before God. We will be judged by God. So if we will be judged by God, then automatically that demands yung past natin. So alam niya lahat ng past natin. And one thing that we must understand, God never forgets. Hindi niya nakakalimutan yon. Lahat detalyado yon. The knowledge of God never fades. No? Our knowledge fades. But God's knowledge never fades. And so, all in the past is known by God. He also knows the present. Sabi sa Matthew 10:29-30, our hairs are numbered. Bilang yung buhok mo ngayon. Huwag niyo nang kapain yung buhok ninyo, no? Kung meron pa sa taas, ako rin, no? At alam kong lahat po tayo dyan, papunta dyan, no? Iwasan na yung pagsusumbrero. Pero yung buhok mo noon, buhok mo ngayon, and buhok mo sa future, they are all numbered by God. In the present. But one thing that amazes us, mga kapatid, is yung Isaiah 46:9-10. At ang sabi doon, He declares the end from the beginning. No? Basahin lamang po natin, and I think this is, all scriptures is worth reading, pero dahil po sa time constraint natin, basahin lamang po natin yung Isaiah 46:9-10. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Holiness na naman, di ba? Yung kanyang pagiging unique, separated from all beings, declaring the end from the beginning and from ancient times not yet done, saying, My counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Now, the question here is this. Bakit ba na-declare ni God yung future events? Bakit alam ni God yung future events? Why is He able to declare the end from the beginning, bakit? Because, is it because of perception? Is it because nagkaroon siya ng sneak peek? Is it because he has the ability na i-fast forward, ika nga, yung mga pangyayari, tapos nakita niya yung future, ah, kaya pala, yun pala yung mangyayari, and then, sa kanya dineclare? Or, it's a knowledge not of perception, but it's a knowledge of intention. Maybe, siguro, mamaya we will argue with this, the reason why God is able to declare future things is not because He perceived it to be, but because in the first place, He intended it to be. At yun yung makikita natin sa verse 10. Declaring the end from the beginning, from ancient times, things not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will accomplish my purpose. So, the Word of God showed us kung bakit alam ng Diyos yung future, why He is able to declare it,
Because it was His counsel, it was His purpose. It's a knowledge of intention, not perception. Na parang merong nagbigay kay God ng tape, o sige, pass forward mo na para makita mo na yung future events. No, mga kapatid. So God's knowledge of intention. Second, makikita natin, God knows all things actual. So yun yung past, present, future. But God knows all things potential. Naririnig nyo na yung ano, sa Marvel ata yun, yung mga parallel universe, gano'n. Diba? Yung mga possible worlds, ganyan. Ang sabi, ganun din yung knowledge ng Diyos. Yung mga bagay na hindi nangyari, hindi niya tinakdang mangyari, pero pwedeng mangyari, ay alam din ng Diyos. Napakaganda nung sa Matthew 11, 21 to 23. No, let's again open our Bibles. In Matthew 11, 21 to 23. Alam din ng Diyos yung mga actual, hindi lang yung mga actual pala, o yung mga potential, o yung possible things that will happen. Matthew 11. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable in the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. Ano sinasabi doon? Christ knows the potential things na that would happen. Kung ito'y nangyari sa Tyre at Sidon, they would have repented, sabi niya. So that's a possible world that could happen, no? So malinaw sa kanya 'yon. At ganun din sa Sodom and Gomorrah. Kung nangyari sa inyo 'to, yung sa Capernaum, kung nangyari sa Sodom at Gomorrah yung pagpapalang ito o yung grace na ito, Sodom at Gomorrah would have repented, 'di ba? So that's the thing's potential. God's knowledge extends hindi lang sa actual na mangyayaring bagay, kundi sa mga potential or yung mga possible na pwedeng mangyari na hindi niya kinaloob na mangyari. So God's knowledge ay makikita natin is simultaneous, no? Ito ay makikita natin na hindi sa So basahin na lamang po natin yung sa inyong mga sarili yung systematic theology ni Robert Raymond, no? You can just read it for yourself. Pero talo na po tayo doon sa tatlong uri ng knowledge na meron doctrinally. So there are three forms or kinds of doctrines patungkol sa foreknowledge ng Diyos o sa omniscience ng Diyos. And this is in relation karaniwan sa free will. Yung nabanggit ko po kanina na kung alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay, edi mangyayari para tayong mga robot lang, no? So three views of divine foreknowledge in relation to man's free will. First, yung tinatawag po ng Molinism o yung middle knowledge. So galing po ito sa Jesuit priest na si Molina, yun po yung apelido niya, at ang kanyang gustong gawin is para hindi maging robot daw yung tao, ang sinabi niya, ang Diyos ay nagkaroon ng sneak peek sa future at nakita niya kung sino yung pipili sa kanya. Therefore, nakita niya na sa future kung sino yung pipili sa kanya at ano yung magiging choices ng mga tao, it's because of that, kaya niya rin pinili yung mga taong yun. So, in short, ang unang pumili talaga is sila. Kaya sila pinili ng Diyos. So, in that way, napangalagaan ni Molina yung free will daw ng tao. But two things we must understand, i-refute natin yan graciously. It implies that God is not independent and perfect in His knowledge. Here, God's will to create and decree becomes contingent to human will and decisions. Bakit? Kasi nangyari dito, God is not independent sa kanyang will o choices. Kasi nakarely pala siya sa choice ng tao, kaya siya nag-decide, no? So that will show that God is being informed. God is not independent in His will and choice as all sovereign,
lumalabas ang talagang nagdetermine ng kaligtasan ay hindi ang Diyos kundi ang tao. Diba? Kasi nakita niya in the future, pipiliin siya, kaya niya pinili. So at the end of the day, God's sovereign will is contingent sa will ng tao. So it denies the independence of God. The second thing that it denies is the immutability of God. Bakit? Because there was also a time na hindi pala alam ng Diyos yun, yung mga bagay na yun. Kaya kailangan pa niya mag-sneak peek. And therefore, ang nangyari sa kanya, nadagdagan siya ng knowledge. So he became mutable. He became changeable. Diba? So that idea, that doctrine destroys yung bedrock ng nature ni God as assay and immutable, no? So it denies also, makikita natin, it also denies yung human inability. Parang pinapakita dito at the end of the day na kaya pala ng taong iligtas ang kanyang sarili. Pero kailangan nating i-consider, mga kapatid, tayo po talaga ay patay sa mga kasalanan. So whatever God does in the future, makita niya, lahat na makikita niya doon patay. Wala siyang makikitang pipili sa kanya at the end of the day. For the sake of argument, sabihin na lang natin, sige, nag-sneak peek si God sa dulo, tas nag-fall ang tao. Pagtingin niya doon sa dulo, walang pipili sa kanya. Kasi lahat, patay sa kasalanan. No one will choose God. That's very clear sa Romans 3. So this doctrine is a shallow water at ito po ay babagsak, no, sa katuruan ng salita ng Panginoon. So the second, medyo parang minodify ito ng konti. Kung kanina nag-sneak peek si God, sumilip siya, yung open theism naman, at ito po ay in-advocate nila Clark Pinnock, ganyan. Ang kanilang advocacy naman, hindi sinilip ni God yung future. He decided to leave the future open. Kung kanina sinilip niya yung future para makita niya kung sinong pipili sa kanya, para mapangalagaan yung free will, itong open theism naman, hindi siya sumilip at hindi niya piniling alamin kung ano yung future. Para kung sino yung pipili sa kanya, bahala kayo kung pipiliin niyo ako o hindi. Diba? Pero here, mga kapatid, ang problema is that sa Isaiah 46:10, malinaw na malinaw na sinabi doon that I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come, I say. Diba? My purpose shall stand. So malinaw na, dineclare niya na yung end sa beginning. So hindi pwedeng God left things open. At the end of the day, babanggain mo tong verse na to, tatanggalin mo to sa Bible kapag pinanindigan mo tong open theism that God left yung future open para malaya pa rin. So what is the biblical, I believe, what is the biblical position dito is yung tinatawag nating compatibilism. God's sovereignty and human responsibility or will is compatible with one another. Wala tayong kailangan piliin doon. Tandaan natin, mga kapatid, whatever doctrine we hold in relation to man's freeness should never be at the expense of God's absolute divine freedom. Ano man ang pipiliin nating doktrina patungkol sa pagiging malaya ng tao, hindi nito pwedeng salingin yung pagiging divine and absolute freeness of freedom na meron ng Diyos. That's always the first thing we should consider, the freeness and absolute freeness of God. And from there, saka tayo mag-conjecture ng kung anong mga free will na meron ang tao. So, remember, let us be reminded that in our study of God, Scripture is the ultimate authority, not human conjectures. Hindi yung mga sarili nating pananaw, ang salita ng Diyos ultimately ang otoridad. And so, let the Word of God have dominion over our hearts and minds. So, that is, so ngayon, punta na tayo sa scope or the manner of God's knowledge. No? So, tapos na tayo sa scope, what God knows, He knows Himself fully, and all things, both actual and potential, yung mga nangyari at yung mangyayari, He knows that fully. Pero tignan naman natin ngayon is how He knows things.
Paano niya nalalaman yung mga bagay? So first, in one simple act. In one simple act. God's knowledge, firstly, is intuitive and not discursive. Pag sinabi nating intuitive, ibig sabihin immediate. Pag sinabi nating discursive, merong process. Matututo ka muna ng addition. Hindi, 0 to 10. Tapos makakapag-count ka na ng 0 to 100. Pagkatapos makakapag-addition ka na, subtraction ka na, multiplication, division, yun na, geometry, calculus. Ganun yung knowledge natin. It starts discursive siya. It starts from the beginning. And one thing also na kailangan nating makita sa knowledge natin, our knowledge needs mediation. Iyan yung ibig sabihin ng media, di ba? A media is something that functions as a container so that something would be formed sa ating isip. And that is why we call it information, di ba? Information. Something is informed sa ating isip through the media, no? And that is different from God. Hindi kailangan ng Diyos ng media. Hindi kailangan ng Diyos ng language. Language is a media, right? Because yung mga knowledge and understanding ay nakukulong sa mga sa words. And so when we know that word, nagiging na-form yung knowledge. Dati extra mental siya, ngayon nagiging mental na na-form na siya sa isip natin. But God's knowledge doesn't need that. Wala siyang vehicle na kailangan niya yung mga bagay na yun. His knowledge is immediate, not mediated. Ang knowledge natin, mediated. God's knowledge is immediate. It is intuitive. It is innate in Himself. He never learns. Nothing is added to Him. Kaya nga, we serve an uninformed God. Sasabihin nila, ang bobo naman ng Diyos nyo. Di ba? Uninformed. Pero ang ibig sabihin natin yun, because his knowledge is already perfect. It's without improvement, no? So the second thing, yun yung ibig sabihin ng simple act. He knows things in a simple act, not discursive, but intuitive, immediate. Alam niya yun. And then the second is, his knowledge is also not successive, but simultaneous, no? So another thing na makikita natin, yung knowledge din natin is paunti-unti, di ba? Hindi man ito parang yung math, pero hindi natin kayang i-absorb lahat, di ba? Yung mga bagay in one sitting. So successive yung knowledge natin. Pero sa knowledge ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay alam niya in a simultaneous way. There is no past, present, and future in the knowledge of God. God's knowledge is in that instantaneous way and total. Hindi niya kailangan tignan muna itong part na ito para maunawaan niya itong part na ito. Hindi niya kailangan muna mapanood yung episode 1 para maintindihan niya yung episode 2, 3, 4, 5, 6. No. All episode is present sa harapan niya. That is how God knows things. We can read for ourselves yung sinabi ni Wayne Grudem dito, but ang sinabi lang niya dito natin, makikita na yung understanding at yung knowledge ng Diyos is hindi natin pwedeng ikumpara sa atin, because our knowledge is successive, our knowledge is discursive, yung kanya simultaneous at innate sa kanya, no? So yun na lang naman yung sasabihin ni Wayne Grudem dyan. But how God knows also is not in one simple act, but one eternal act. Not only His knowledge is instantaneous and simultaneous, innate, His knowledge also is eternal. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung knowledge niya is infallible. It is without error. Hindi siya nagkakamali at hindi rin siya nakakalimot. Nothing is wrong sa kanyang idea, sa kanyang knowledge, and nothing fades sa isip ng Diyos. The second thing na makikita natin, God's knowledge also is not only infallible, it is also infinite. It is never partial, it is total, it is complete. Kompleto ang kaalaman ng Diyos.
It is not quantifiable, it cannot be enumerated, it means it's beyond measure. It never changes or grow. Kaya nga, we serve an untaught, uninformed, uneducated God. Because He never learns. He doesn't need to learn because He is already perfect in His knowledge. At ito pa napakaganda, He never skips even the minute details of anything. Even your hairs are numbered sa Panginoon. And that is one thing that amazes me. My brothers and sisters, why? Because the knowledge of God cares even yung mga maliliit na detalye sa ating mga buhay. Kahit gaano mo kamahal yung asawa mo, hindi mo bibilangin yung buhok niyan. Tama? Kahit gaano mo iniibig yung isang tao, hindi mo bibilangin ang buhok niyan because there's no need to do that. But God's knowledge is concerned even in the very details of things. At siguro iisipin natin, hindi ba kawalan ng saysay yung malaman pa yung buhok natin kung ilan? Hindi ba parang sayang yung effort kung bakit mo pa bibilangin yung mga trivial na mga details na yon, kung gaano kadami yung lamok dyan sa kapitbahay natin, kung gaano kadami. Alam ng Diyos yun. Ba't kailangan pa niyang malaman yun? Hindi ba nakakapagod yun? This one thing we must understand, divine knowledge is never exhausted when He knows less or He knows much. Walang pagbabago doon. Diba? And so, hindi siya parang CEO ng isang kumpanya na maraming mga kumpanya sa buong mundo. Alangan naman siya papumili ng kurtina noon. Alangan naman siya papumili ng carpet noon. Ang gagawin niya, i-delegate niya na yung kanyang authority o knowledge sa mga bagay na yun. Kasi kung aalamin pa niya yung lahat ng bagay na yun, kung ilan yun, sayang yung effort niya. But God is not a divine, not a CEO. He is divine. Yung mga detalye na yun sa buhay natin, hindi napapagod o na-exhaust o na-deplete ang kanyang kapangyarihan when He knows the very details, even the hairs that we have. Mamaya makikita nyo, maski yung pag-upo nyo at pagtayo nyo bilang ng Diyos. Binilang mo na ba yung pagtayo at pag-upo ng asawa mo? Kahit gaano mo kamahal yan, di mo gagawin yun. Pero ganun kamahal tayo ng Diyos because He cares and He knows even the trivial details ng ating mga buhay. And yet, pag dumadaan tayo kung minsan sa mga pagsubok, we ask, nasa na kaya ang Diyos? Iniwan na ba ako ng Diyos? No, my brother and sisters. Binilang nga niya yung pag-upo mo at paghiga mo kanina. Tapos tatanungin mo kung alam ng Diyos yung sitwasyon mo. So, His knowledge is to the detail. Divine power is never depleted nor exhausted in knowing much or in knowing less. The next thing na makikita natin sa knowledge ng Diyos in one eternal act, God's knowledge is also independent. It never relies or depends on creatures. Tandaan po natin, sinabi ko nga kanina, our knowledge knows because things are. But to God, things are because God decided to know them. Diba? Sinabi ko po kanina yun, oh, may lamesa dito. Things are. Being na to. Becoming na to. Diba? Kaya ko nalaman ito. Pero sa Diyos, baligtad. Kaya sila nag-exist because God decided to know them. God decided to create them. So God's knowledge is creative. No? Sa atin, our knowledge is informative. But God's knowledge is creative. No? And lastly, makikita natin dito, yung sa one eternal act, God's knowledge is all-wise. All-wise. And this is one great comfort para sa atin. He's not only omniscient, He is omnisapient. Hindi lang siya omniscient, omnisapient siya. And ang ibig sabihin ng omnisapient is, He knows all good things. And that is why, all who is called according to His purpose, all things will work together for what? For good. To those who love God and are called according to His purpose. Anong sabi din sa Romans 12 verse 2, the will of God is always good, acceptable, and perfect. Because His knowledge is omnisapient. Mga kapatid, napakaganda ng sinabi ni Mark Jones sa kanyang book na God Is. Let me just read it. But He does not merely know all things, past, present, and future.
His knowledge involves His infinite wisdom and understanding of all things. In knowing, God is doing. Diba? Ang ganda, no? In knowing, God is doing. He knows what is good and therefore He does it perfectly. At dun pumapasok yung doctrine ng providence. Ng providensya. Diba alam natin yung providensya? Ang ibig sabihin nun, yung actual unpacking ng plano ng Diyos. So we will look at this. God planned in eternity past. And then yung plano niya, dinecide niya na i-actualize. So yung na-actualize na yun, that is what we call the doctrine of providence. And because God's knowledge is perfect, He knows what is all good things, lahat ng nangyayari ngayon sa kasaysayan is what? Is good. No matter what is happening sa pandemic na ito, no matter what is happening sa buhay mo, kung ikaw ay anak ng Diyos and you are called according to His purpose, all things is for the good of your future, for your good, and for the glory of His name. Because God is omniscient. Now, mga kapatid, as an application, dito na po natin ito tatapusin. Mabilis lamang ito. There are just four applications na gusto ko pong iukit sa ating mga puso because of God's omniscience. First, God's omniscience is a call to worship and adoration. We must fall on our knees and adore God and worship God. Diba? Dapat pumupunta tayo sa church ng may pagkamangha sa Diyos, sa kabanalan, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kung minsan yun ang nagiging problema, no, na parang nadi-disrespect natin ang Panginoon, nawawala yung sense ng awe and holiness. At sana ito yung isang bagay na ma-recover din sa inyong iglesia. Napakaganda ng sinabi ni Stephen Charnock, and let me just read yung sinabi niya. Consider how great it is to know the thoughts and intentions and works of one man from the beginning to the end of his life. To foreknow all this before the being of this man, how much greater is it to foreknow and know the thoughts and works of three or four men, of a whole village or neighborhood? It is greater still to know the imagination and actions of such a multitude of men as are contained in London, in Paris, in Constantinople. How much greater still to know the intentions and practices of so many millions that have, do, or shall swarm in all quarters of the world, every person of them having millions of thoughts, desires, designs, affection, and actions. Let this attribute then make the blessed God honorable in our eyes and adorable in all our affections. Adore God for this wonderful perfection. Kapatid, no? Kung alam ng Diyos yung individual na katulad na natin, alam niya lahat ng intentions natin, yung past, present, future natin, yung physical attribute natin, hanggang sa soulish part natin, times that sa apat, and times yung apat sa millions, at times that sa buong mundo ngayon, hindi lang sa present, kundi sa past and sa future, at ang lahat nun alam niya, at wala siyang nakakalimutan doon, at wala rin nagfe-fade doon sa kanyang isip, oh, will we not fall on our knees and worship such omniscient God? Makapagyayabang ba ang isang batis sa lalim at lawak ng karagatan? Eh kung tutusin, mas hindi nga tayo batis lang eh, baka gripo lang tayo sa karunungan ng Diyos. Di ho ba? So may that drive our souls to worship God. But the second, mga kapatid, is this, it does not only call us to worship and adoration. God's knowledge also calls us to humility and submission. Basahin ko lamang po ulit yung sinabi ni Stephen Charnock. There is nothing man is more apt to be proud of than his knowledge. It is a perception he glories in. But if our own knowledge of the little things pops up, the consideration of infiniteness of God's knowledge should abate the tumor. As our beings are nothing in regard to the infiniteness of His essence, so our knowledge is nothing in regard of the vastness of His understanding. We have a spark of being,
but nothing to the heat of the sun. We have but a drop of knowledge, but nothing to the divine ocean. What a vain thing is it for a shallow brook to boast of its streams before the sea whose depths are unfathomable. Makakapagyabang ba tayo sa Diyos? Isang bagay, di ba, na laging nagpapayabang sa tao is yung kaalaman niya. We are quick to boast of our understanding, of our knowledge. In comparison, siguro sa iba, nasabihin natin, may kay ka magyabang, no? You know what? Until you compare yourself to God, you see yung lawak ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos, mananatili kang mapagmataas at mayabang. Pero kapag tinignan na natin yung ating mga sarili sa kung sino ang Diyos, we will always fall on our knees. We are nothing but a drop compared sa ocean. We are just a spark of light compared to the heat of the sun. And so we are called to be humble. Mga kapatid, let's just open our Bibles dito sa Psalm 94, 7 to 11. Na napakaganda po nitong verse na ito. Psalm 94, 7 to 11, and they say, "The Lord does not see. The God of Jacob does not perceive." Sinasabi dito na hindi nakakakita ang Diyos. He is in the dark. He does not perceive. "Understand, O dullest of the people, fools, when will you be wise? He who planted the ear, does he not hear? He who formed the eye, does he not see?" What the psalmist is saying, kung ang Diyos mismo na gumawa ng mata at gumawa ng tenga ng mga senses, sa kanya nang galing yun, then, sorry for the word, gamitin ko po, tanga ka ba? Fool ka ba? Na siya mismo nagbigay ng mga bagay na yan? Hindi niya alam yan? Is he without sense? Siya mismo yung gumawa ng sense. So, you're a fool to say God is in the dark. You're a fool to say God is unknowing. And then verse 10, sabi niya, "He who disciplines the nations, that does not he rebuke? He who teaches man knowledge. The Lord knows the thoughts of man. They are but a breath." The Lord knows the thoughts of man. They are but a breath. Magyayabang ka sa kaalaman mo? Ang sabi ng psalmist, yung kaalaman mo, hininga lang. Man boasts of his thoughts. You fancy yourself as a deep thinker. You fancy yourself as a great intellect. But the psalmist said, your knowledge is but a breath in comparison to God's knowledge. God's knowledge calls us to humility and submission. And then thirdly, God's knowledge calls us to comfort and assurance. Tinatawag din tayo nito sa pagiging assured sa ating mga buhay. Psalm 139, 1-6, listen to this. Napakaganda po ng verse na ito. "O Lord, you have searched me and know me." Parang hinahamon, no? Ni David, si God. "Lord, search me and know me. Use your piercing, all-knowing eyes to ponder upon my soul and who I am." And then verse 2, "You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search me out, you search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in behind and before and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain to it." God's knowledge cares with the details ng mga buhay natin. Bilang niya, maski hindi lang yung numero ng buhok na meron ka, pagising mo sa umaga, bilang niya kung ilang beses ka nang tumayo, umupo, humiga. He knows all things. His love cares for us, even to the minute detail ng ginagawa natin sa buhay natin. And doesn't that assure you? Babiyahe ka, may pupuntahan ka, malayo yung biyahe ninyo,
may nangyayari sa buhay ninyo na trouble or problema or suffering, God knows everything. And His knowledge cares. His knowledge loves us. No? In 1 John 3:19 to 20, napakaganda rin po nito, basahin ko lamang, "By this we shall know that we are of the truth and reassure our hearts before Him. For whenever our hearts condemn us, God is greater than our hearts, and He knows everything." There are times, di ba mga kapatid, na tayo, kinokondem tayo ng kasalanan natin, kinokondem tayo ng puso natin, pero ang sabi dito ni John, God is greater than our hearts. He saw the depths of our hearts, and yet He loved us the same. Kristomlin, di ba? Pero that's true. He loves you the same. Kung nakita niya yung dumi, yung mga secret thoughts, yung mga skeleton sa closet mo in the past, He sees that, and yet He loves you the same. At kung meron dito na kinakausap ako na hindi ka pa sumusuko kay Kristo at lumalapit kay Kristo kasi iniisip mo na parang napakadumi mo, iniisip mo na hindi ka tanggap ng Diyos at iniisip mo na nawala ka ng pag-asa, kaibigan, sasabihin ko sa'yo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang dumi ng iyong puso, pero hanggang ngayon, tinatawag ka pa rin niya. Alam ng Diyos ang sahol ng iyong kasalanan, pero hanggang ngayon, iniimbitahan ka niyang lumapit sa Kanya. Ang Kanyang biyaya ay bukas para sa'yo. Huwag mong hayaan ang kasalanan mo ang humadlang sa kaligtasan at mabuting balita na Kanyang ipinagkakaloob sa'yo sa araw na ito. It calls us to comfort and assurance. And lastly, mga kapatid, and we will end in this, God's knowledge calls us to caution judgment. Sa church, at maski sa ating mga office mates at kakilala, mabilis tayong humusga. And yet, alam natin, finite lang yung understanding natin. But God, who knows all things, nagparaya. God, who knows all things, hanggang ngayon, binubuhay niya yung mga taong to, na labis yung kasalanan sa Kanya. And yet tayo na napaka-limited ng understanding natin, ang bilis nating mag-judge, ang bilis nating humusga sa isa't isa. Hindi ba dapat magpakumbaba tayo? At hayaan natin, ipaubaya natin ang lahat ng bagay sa Diyos na nakakaalam ng lahat at hindi nakakalimot. In the end, let me just read yung sinabi ni Mark Jones again sa kanyang book. "Judging others can be dangerous in part because we often lack the information to do so. Christ judged appropriately because He had perfect knowledge given to Him from above for correct judgments. The judgment God and Christ make are based on the knowledge we so frequently lack. We should not make a judgment unless we have the correct facts. We also must avoid judging unfairly. God judges not simply because He knows all things, but because He lovingly knows all things and never makes unfair judgments. He is never biased as we are. If we make judgments, we must not only have the facts, but must also be motivated by love. And that is why God's judgment is always perfect. Not only because of His perfect knowledge, but because He is also perfect in love, which we lack." No? So kung may mga pagkakataong ganyan, let's prayerfully consider these things. Mga kapatid, tayo po ay magwakas sa pananalangin. O aming Diyos, kami po ay tunay na naninikluhod sa iyo at alam namin hindi kami karapat-dapat lumapit sa trono ng iyong biyaya. To Him whose everything, ang lahat ng bagay is laid bare to Him, everything will give an account sa iyo na wala kaming maitatago sapagkat ang lahat ng bagay ay hubad sa iyong harapan. Kami po, Panginoon, ay una sa lahat humihingi ng tawad sa aming mga kakulangan at kawalan ng pananampalataya. Ngunit nawa, Panginoon, sa aming muling pagmalas,
ng iyong karakter, sa aming muling pagtingin sa iyong kalwalhatian, sa aming muling pagpako ng aming mata sa kalwalhatian ni Kristo, makita po namin, Panginoon, at matagpuan namin ang lakas ng aming mga puso. Matagpuan namin ulit, Panginoon, ang pag-strengthen ng aming mga joy sa iyo. And Lord, kung may mga napapagal na mga bisig sa amin, merong napapagod na mga puso at tila malamig at nagda-doubt na mga isip, nawa po, Panginoon, yung caring knowledge mo, yung loving omniscience mo, yung holy, loving, all-powerful omniscience mo ay mag-comfort sa amin na alam mo lahat ng sitwasyon namin at yung knowledge mo, ang aim nito ay mapabuti kami at dalin kami para sa iyong kalwalhatian. And so Lord, thank you for counting everything and for knowing everything sa mga details sa aming mga buhay. Kaya nga Panginoon, kung meron din naman sa amin na nagkakasala sa iyo, kung meron sa amin kalagitnaan, Panginoon, na gumagawa ng kasalanang ito, Lord, i-rebuke mo kami sapagkat matago man namin ito sa aming church, matago man namin ito sa aming mga pastor, matago man namin ito sa aming mga kaibigan, lahat ng mga bagay ay naisiwalat na sa iyong harapan. Lahat ng bagay ay hubad sa iyong harapan. And so, Lord God, nawa ito ay mag-cause sa amin na talikuran na ang kasalanang ito at bumalik sa iyo. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.